Ito na naman inyong master. Alam niyo lahat ng swerte sa buhay ko. Siya ang nagdala. Nakita niyo. Siya ang my great, 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 great grandmother. Siguro naman meron na kita kayo may pagkakahalid kami. Sapagkat, ibinahagi niya sa akin lahat ang nalalaman niya. Siya ang nagpamana ng mga tinatawag natin mga tricks at basta swerte sa kanya nang galing. Kay Lola, Lola Leng. Kapangit ng Lola ko. Ayan, nakita naman nito. Ha? Bumubulong siya. I-kiss ko siya. Yan po ang aking Lola. Siya po ang aking pinaka inspirasyon pagdating sa mga panghuhula. Naalala ko siya ngayon kasi Women's Month ngayon. So, tara mga ka-scratchy, yakapin natin mahigpit ang babaeng napakaswerte sa atin sapagkat ngayon ay araw ng mga kababaihan. At alam niyo naman ang araw ng kababaihan, yan ay dapat pinapahalagahan natin mga lalaki sapagkat sila ang nagpapaswerte sa atin. Sa buhay natin, ang ating nanay, ang ating asawa, lola, anak, umanya, deserve niyang mag-celebrate this month sapagkat ngayon ay Women's Day. At dahil dyan, welcome back mga ka-scratchy sa Maswerte with Master. Kung may maswerte ka na sa mga tao sa paligid mo, dapat gawin mong muli silang swerte para sa'yo. Kaya tara, makinig kayo sa akin at tuturuan ko kayo. Ganito yan mga ka-scratchy. Natutunan ko sa Swerte Academy na ang mga swerteng tao, nagiging swerte sila kasi una sa lahat, iniisip nila na sila'y swerte. Gets ba? Layman's terms. Okay na. Optimism. Kita mo yung mga Inglesan na yan. Mga optimism. Pero, alam ko naman na pag may pinagdadaanan, mahirap mag-isip ng positibo. So, paano nating magagawa pa rin ito? Nakin niyo, pakindat-kindat pa. Ang galing ng side. Ang side. Oh, yan na tawang mga lights effect. Araw-araw sabihin mo sa salamin, maswerte ako. Maswerte ako. Maswerte ako. Sinusundan ako ng swerte. Parang ritual ba? Tapos, tingnan mo. In 21 days, iba na ang mindset mo. Tapos, ang maswerteng taong nakikinig sa kutob. Alam nyo ba ang kutob? In English, intuition. Ang ibig sabihin, hindi nakapagbayad ng tuition fee. Intuition. Masyado tayong pinapahirapan ng mga English nila. Ang ibig na naman sabihin dyan ay kutob. Ang kutob, alam nyo ba ang ibig sabihin ng kutob? Yan ang gumagapang sa ulo ng mga taong hindi marunong mag-shampoo. Ang tawag naman doon ay kuto. Yang kutob, yan po ang kanilang ninuno, kutob. Okay? Mga bagay na alam at mahal mong gawin, laging susundan ang kutob. May masama ka bang kutob sa isang tao, isang lugar? Umalis ka dyan. May magandang kutob ka ba sa opportunity sa trabaho? Dapat manatili ka dyan. Subukan mo. Ang kutob ay may mga bulong ng anghel na para igagay tayo sa buhay. At pangatlo, ang mga swerteng tao, yung di takot sumubo. Try nyo lang ng try. Bagay na bagay yan. Kaya mga ka-scratchy, kapag dumating ang swerte sa palad natin, i-maximize natin. So, seize the opportunity. Huwag i-resist o ikahiya ang pagiging all-out. Dahil ang mga taong swerte, all-out yan sa pag-seize ng opportunity sa buhay nila. Okay? Tulad ng mga ka-scratchy natin, shout-out sa inyo! Ganun lang pala ang dating noon. Sa shoutout lang ako, pinaikot-ikot pa natin. Pinaikot-ikot kung saan pa tayo nagpunta samantalang scratchy lamang ang gusto nila sabihin. O kaya tawag nila ay sigawan lang sila o ay shoutout. O Beno, shoutout kay Team Medina. Team Medina. Ayan, si Aze Marmita. Junaline Repoles. Menchi Castillo Natividad. Jonas Laksina. At Sarina Kaile. Carlo Mambawed.
Ganda ng mga pangalan nila. O yan, mga Kaisi. Mga Kaisi, sundan ang mga tips si Master para maging 100 times more swerte sa buhay. Up next, more swerte, kami nga pera o iskratsi dahil may chance kang manalo ng up to 100,000K, 200,200 sa wikang Espanyol. Ito si Master nagkasabing, ang buhay ay parang scratchy. Minsan swerte, minsan mas swerte. Hanggang sa malito, manood kayo na, pera o scratchy. Magkita kita ulit tayo. At muli, tandaan niyong my great, great, great grandmother. Ang pangit ng lola ko. Kapangit ito. Nakita niyo, hindi naman ganito ang ilong ko. Ngayon lang ako nakakita ng taong kalahati buka, kalahati ilong. Masaysa ka na, lola. Hindi kita type. See you.